Bandang alas 3 na madaling araw noong January 1, 1985, matapos na salubungin ang bagong taon, isang babaeng residente ng Pensacola kasama ang anak nito ang papunta sa isang all-night veterinary clinic para patignan ang kanilang alagang aso. Habang sakay ng kanilang sasakyan, ang kanyang anak ay may itinuro at sinabi na isang manikin ang nakakalat doon sa may daan. Ang babaeng residente ay tinignan naman ang direksyon na sinabi ng anak at agad na bumalik sa kanilang bahay para tumawag sa mga otoridad. Ang nasa gilid ng kalsada na nakita ng anak ay hindi lamang isang manikin. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Tonya McKinley. Isang patay na katawan ng isang babae ang nakita ng mga otoridad na nakahandusay na malapit sa may daan. Ang suot na damit ng babae ay nakaangat pataas. Ang pang-ibaba ay nakababa at isang sapatos na suot nito ay nawawala. Isang blue towel naman na may mantsa na tila dugo ang nakita malapit sa katawan ng biktima. Sa towel na iyon ay mayroon ding nakita na pubic hairs at ilang hibla din ng itim na buhok na kanilang napagtanto na galing sa isang hayop. Bukod sa mantsa ng dugo sa tuwalya, walang nakita na iba pang bahid ng dugo sa paligid, kaya ang hinuha ng mga otoridad, ang biktima ay itinapon lamang doon ng salarin at maaaring sa ibang lugar pinaslang. Bukod doon ay mayroon din silang nakita na drag marks na indikasyon na ang katawan ng biktima ay hinila o hinatak mula sa daan papunta sa tabi ng daan. Base sa ginawang autopsy, ang ikinamatay ng biktima ay suffocation. Mayroon ding semen at pubic hairs ang narecover sa katawan ng biktima, kaya malaki ang posibilidad na ito ay pinagsamantalahan bago pinaslang. Ilang kalye ang layo kung saan nakita ang katawan ay isang sapatos at isang bag naman na mayroong ID ang nakita ng mga otoridad. At matapos ng isang fingerprint test, ang biktima ay kinilala na si Tonya McKinley. Si Tonya McKinley ay ipinanganak noong January 25, 1961 at lumaki sa maliit na bayan ng Milton, Florida. Siya ay galing sa isang maayos na pamilya at lumaki na mayroong close bond sa kanyang ate na nagngangalang Renee. Ayon sa mga kakilala, siya ay isang outgoing kid na mahilig sa sports na skateboarding at bowling. Sa edad na 17, siya ay pumunta ng Pensacola na nasa 25 miles ang layo sa kanilang hometown kasama ang pinsan na si Venita. Ang dalawa ay magkasama na nanirahan doon sa isang apartment at si Tonya ay kumuha naman ng special courses para maging isang medical transcriptionist. Kalaunan si Tonya ay nakilala si Tim Davidson na kanyang naging karelasyon kung saan sila ay nagsama na at soon enough ay nagkaroon ng anak doon na nagangalang si Timothy. Ayon sa mga nakapaligid sa kanila, ang relasyon ni Tonya at Tim ay medyo alanganin. Sila ay madalas na mag-away, kaya isang taon matapos na ipinanganak si Timothy, matapos ang kapaskuhan ng taong 1984, si Tonya kasama ang anak ay nag-alsabaluta na at pansamantalang nanirahan sa apartment ng pinsa na si Venita, na noon ay mayroon na ding asawa at dalawang anak. December 31, 1984, ang 23 years old na si Tanya kasama si Venita at asawa nitong si Larry ay nagdesisyon na i-celebrate ang kanilang New Year sa isang lokal na bar. Ang kanilang mga anak ay iniwan muna nila sa isang night children care bago tuluyang tumungo sa isang bar kung saan sila doon ay nagsaya at sinalubong ang bagong taon. Lagpas hating gabi nang si Venita at Larry ay naghanda ng umalis dahil ang children care na pinag-iwanan nila sa kanilang mga anak ay magsasara na ng alauna ng madaling araw. Si Tonya naman ay gusto pa na magstay sa bar dahil bilang ang kanyang naging buong focus ay ang anak na si Timothy, bihira na lang para sa kanya ang pagkakataon na magsaya. Kaya nagdesisyon si Tonya na magpaiwan at hinabili na lang ang anak sa pinsan.
Bago umalis ay tinanong ni Venita si Tonya kung paano makakauwi dahil iisa lamang ang sinakyan nilang sasakyan, kung saan si Tonya naman ay sinabi na marami siyang mga kakilala na nakita sa bar. Kaya sa tingin niya ay hindi naman siya mahihirapan na makakita ng makakasabay o maghahatid sa kanya pauwi. Ito na pala ang huling pagkakataon na nakasama nila si Tonya ng buhay. Kinabukasan ng umaga, si Venita at Larry ay nagising na wala pa din ang pinsang si Tonya sa bahay. Inisip ni Venita na si Tonya ay nagstay na lang sa bahay ng isang kakilala. Ngunit maya-maya lang, ang biyena ni Venita ay kumatok sa kanilang pintuan at ibinalita na si Tonya ay natagpo ang patay ng madaling araw na yun. Ang pagkapas lang kay Tonya ay agad na ipinaalam sa pamilya nito at ang unang pinaghinalaan o naging sospek sa nasabing pagpaslang ay ang dati nitong kinakasama na si Tim Davidson. Sa kanilang naging pagsasama, si Tim ay sinasabing sobrang controlling. Idagdag mo pa na ayon sa pamilya ni Tonya, si Tim lamang ang mayroong motibo para saktan si Tonya. Ayon naman sa pinsa na si Venita, ilang araw bago ang krimen, sina Tim at Tonya ay nagkaroon ng argumento kung saan umabot pa sa punto na binangga ni Tim si Tonya nang idinadrive nitong truck. Bagamat si Tonya ay hindi naman nagtamo ng serious injury sa pagbangga na iyon, ang naging aksyon na ito ni Tim ay isang malaking indikasyon na ang pag-aaway nila ni Tonya ay maaaring humantong sa pagpaslang. Si Tim ay kwenestyon ng mga otoridad kung saan ito ay mariina idininay ang anumang kinalaman sa nangyari kay Tonya. Noong panahon na yun ay wala pa gaanong progreso pagdating sa paggawa ng DNA profile, kaya ang ginawang komparison ng mga otoridad ay ang buhok na nakuha sa crime scene. Ang buhok ni Tim ay ikinumpara sa nakuha doon kung saan iyon ay hindi nagmatch kay Tim. Bukod doon, si Tim ay ginawan din ng polygraph test na kanya ding ipinasa. Isang matibay na alibay din ang nakuha na nagpapatunay na si Tim ay nasa isang party sa mga oras na nangyari ang krimen. Dahil dito, si Tim ay absuelto. Sa patuloy na imbestigasyon, ang mga otoridad ay kwenestyon naman ang mga tao na huling nakakita kay Tonya ng araw na yon. Isang bartender na nagngangalang Kurt Lees ang nakausap ng mga otoridad na ayon sa mga kaibigan ni Tonya ay paminsan-minsan na kinakatagpo ni Tonya. Ayon din kay Venita, si Tonya ay medyo excited noon nang nakita si Kurt, kaya mas naging interesado kay Kurt ang mga otoridad. Si Kurt ay kunestyon kung saan si Kurt naman ay itinanggi na mayroon itong kinalaman kay Tonya at tila wala ding interes na pag-usapan si Tonya. Si Kurt ay may sinabi din na alibay at ilang tao ang doon ay makakapagpatunay. Ayon kay Kurt, siya ay umuwi kasama ng dalawang babae na magdamag niyang nakasama ng buong gabi. Ang dalawang babae na nakasama niya ay kinumpirma naman ang sinabing alibay ni Kurt at idinagdag pa na si Kurt ay umalis lamang para kumuha ng isang bote ng alak at iyon ay tumagal lamang ng nasa 15 minuto na hindi sapat para magawa ni Kurt ang krimen. Ang mga otoridad ay medyo may pag-aalangan pa din kay Kurt, kaya muli nilang kunestyon ang dalawang babae na sa pagkakataon na ito ay umiba na ng istorya. Ayon sa mga ito, si Kurt ay actually nawala ng nasa 2 oras sa pagitan ng alas 2 at alas 4 ng madaling araw. Sinabihan daw sila ni Kurt na magsinungaling tungkol doon para hindi ito pagsuspetsahan ng mga otoridad. Ang roommate naman ni Kurt ay kinumpirma sa mga otoridad na si Kurt at Tonya ay mayroon talagang relasyon. Kaya sa mga kasinungalingan na sinabi ni Kurt, iyon ay mas nagpataas ng posibilidad sa mga otoridad na siya talaga ang salarin. Sa nakuha nilang data, si Tonya ay huling nakita ng buhay sa bar ng bandang 1:15 na madaling araw at walang nakakita nang si Tonya ay lumabas o umalis. Isang residente naman ang nagsabi na sila ay dumaan sa spot kung saan nakita ang katawan ng bandang 2:00 naman at sigurado silang wala silang nakita na katawan doon. Tinatayang si Tonya ay napas lang matapos ng 1:30 oras nang huli siyang nakita
at si Kurt ay walang solid na alibi na mga oras na yon. Si Kurt ay muling kwenestyon kung saan hindi nito maipaliwanag kung nasaan siya ng dalawang oras na yon, at mariin pa ring itinanggi na siya ay may kinalaman para tapusin ang suspisyon na ito. Sila ay kumuha ng blood sample kay Kurt. Bagamat ng panahon na iyon ay malabo pa na makakuha ng DNA profile sa semen, maaari naman silang makakuha doon ng blood type, kaya iyon ay kanilang ikinumpara sa blood sample ni Kurt kung saan lumabas na si Kurt ay talagang walang kinalaman dahil hindi nagmatch ang kanyang blood type. Sinasabing si Kurt noon ay nagsinungaling para itago o pagtakpan ang relasyon nito sa iba sa long-time girlfriend nito. Matapos na mabigo kay Kurt, ang imbestigasyon sa kaso ni Tonya ay ilang taon na nabinbin. Ang anak ni Tonya na si Timothy na nasa higit isang taon lamang nang napaslang ang ina ay lumaki na sa pangangalaga ng ama na si Tim. Kasama na din ang tulong ng pamilya ni Tonya. Sila ay nagdesisyon na ilihim kay Timothy ang totoong nangyari kay Tonya at sinabi na lamang na namatay ang ina sa isang car accident. Iyon ang pinaniwalaan ni Timothy hanggang ito ay tumuntong ng 14 na taong gulang. Sa paparating na Pasko, curious sa kanyang magiging regalo, si Timothy ay ginalugad ang closet ng ama at nakita ang isang sulat na ginawa ni Tim para sa isang sikat na TV show host na si Montel Williams. Si Tim ay nanghingi ng tulong sa nasabing host na banggitin ang unsolved na kaso ni Tonya sa pag-asa na makatulong ang publiko na muling mabuksan ang kaso. Sa sulat ay nakadetalye ang nangyari kay Tonya at dito nalaman ni Timothy ang totoong nangyari sa ina. Sa paglipas ng panahon ay ang pag-unlad naman ng siyensya, kaya ang mga otoridad sa pag-asa na makatulong ang bagong teknolohiya ay muling binuksan ang kaso. Taong 2000, ang lokal na pulisya ay isinumite ang lahat ng available na mga ebidensya at ang DNA profile ay ipinasok naman sa CODIS, isang sistema na naglalaman at nagkukumpara ng DNA profiles na nakuha sa crime scene, mga offenders, missing person at iba pa. Ngunit iyon ay wala pa ding nakuha na match. Wala na naman silang nagawa kundi ang maghintay at baka sakaling sa muling pagdaan ng panahon at pagsulong ng siyensya ay tuluyan ng malutas ang nangyari kay Tonya. Taong 2015, 30 taon matapos ng nangyaring krimen nang muling nabuksan ang kaso. Ngunit sa kasamaang palad ay wala pa ding nagmatch sa DNA profile ng salarin sa CODIS. Dahil dito ang mga otoridad ay sinubukan naman ang iba pang posibilidad para makakuha ng match. Sa mas makabagong panahon, ang isang DNA profile ay maaari ding ikumpara at magkaroon ng partial na match sa isang posibleng kamag-anak. Ang search na ito ay nagdala sa kanila sa isang nagngangalang Donald Farmer na ang DNA profile ay mayroong kaunting pagkakahawig sa DNA na nakuha noon. Sila ay nakipag-ugnayan sa mga kamag-anak ni Donald kung saan ang mga iyon ay pumayag na makipagtulungan at nagbigay pa ng DNA samples for testing. Ngunit lumabas sa resulta na ang pamilya na iyon ay wala ni anumang koneksyon sa salarin. Lumabas na ang ginawang familial match ay hindi pa ganoon ka-accurate. Taong 2019, ang mga otoridad ay muling sinubukan na makakuha ng match at sa pagkakataon na ito ay nakipagtulungan sa Parabon, isang kumpanya na dalubhasa at nagbibigay ng mas malawak na DNA analysis. Kumpara sa CODIS na ang karamihan ng nilalaman ay mga samples na nakuha sa crime scene, ang Parabon ay meron din samples na galing sa publiko. Kahit sino ay maaaring magbigay ng kanilang DNA sample sa database na karamihan ay naghahanap ng kanilang mga relatives. Sa kanilang buong pagsisikap na ikumpara ang nakuhang DNA noon na inabot ng halos isang taon, iyon ay nagdala sa kanila sa isang individual na nagngangalang Daniel Wells. Sa ginawang imbestigasyon, si Daniel Wells ay nakatira sa Pensacola noong panahon na nangyari ang krimen. Bukod doon,
Nang chinek ang kanyang background, siya ay mayroon ng police record simula late 1980s pa at naaresto for assault at indecent exposure. Siya ay nakatira pa din sa Pensacola, may asawa at mga anak at nagtatrabaho bilang isang karpintero. Para sa pinal na hakbang bago gawa ng aresto, ang mga otoridad ay kinailangan muna na magkaroon ng sample ng DNA galing kay Daniel para iyon ay gawa ng direct comparison bilang kanilang solid evidence. Kailangan nilang maging maingat dahil anumang maling hakbang, si Daniel ay maaaring makatunog at makapagtago. Ang mga otoridad ay minanmanan si Daniel kung saan sila ay nagkaroon naman ng pagkakataon na makakuha ng sample. Nang si Daniel ay naghagis ng isang upos na sigarilyo sa bintana ng sasakyan nito. Ang DNA na nakuha doon ay tinest sa nakuha noon sa crime scene at ang resulta ay isang perfect match. Sa wakas, matapos ng 30 taong paghihintay, ang salarin sa nangyari kay Tonya ay kanila na ding napangalanan. Matapos na nakumpirma ang DNA ni Daniel, ang mga otoridad ay agad na kumilos para questionin si Daniel. Bukod sa solid na ebidensya, ang mga otoridad ay gusto din na makakuha ng confession mula kay Daniel. Kaya sila ay maingat na iyon ay inimbitahan para questionin. Sila ay humingi ng tulong sa patrol officers na patigilin ang sasakyan nito para sa isang kunwaring standard na pag-check ng ID. Inimbitahan nila si Daniel sa police station at wala gaanong sinabi na impormasyon hanggang sila ay naupo na for interrogation. Si Daniel ay tinanong ng kanyang whereabouts ng gabi na yun. Sa una ay idinunay niya na kilala niya si Tonya, kaya ang mga otoridad ay binanggit na ang tungkol sa DNA na nakuha sa crime scene. Si Daniel ay patuloy pa din sa pagtanggi ng anumang kinalaman at sa patuloy na pagtatanong ay obviously nagsimula ng kabahan. Sa bawat mga katanungan ay ang pagdiin ng mga otoridad ng tungkol sa nakuhang DNA evidence at idiniin pa na ang nakuha na iyon ay isang matibay na ebidensya at ang tanging magagawa lamang ni Daniel ay ang umamin. Si Daniel ay unti-unti nang ibinuka ang kanyang bibig at sa una ay sinabi na ang dahilan kung bakit naroon ang kanyang DNA ay dahil sa sila ni Tonya ay maaaring nagkaroon ng pagtatalik ng gabing yun. Pero syempre hindi iyon pinaniwalaan ng mga otoridad. Kalaunan ay umamin na din si Daniel na pinaslang nga niya si Tonya. Ngunit mayroong bersyon sa kanyang istorya na medyo kaduda-duda. Ayon kay Daniel, sila ay nakita ni Tonya sa bar kung saan nabanggit ni Tonya na naghahanap ito ng makakasakay pa uwi. Ayon pa kay Daniel, siya ay nag-offer na ihatid si Tonya pa uwi. Sila ay pumunta sa kanyang bahay kung saan sila ay uminom at nagkaroon ng consensual na pagtatalik. Matapos noon, isang argumento na hindi maalala ni Daniel ang nangyari, dahilan para uminit ang kanyang ulo at dumampot ng isang mabigat na wooden cutting board na inihampas ng malakas sa ulo ni Tonya na agad nitong ikinamatay. Si Daniel ay nagpanik, kaya inilabas niya ang katawan ni Tonya at hinatak iyon kung saan ito natagpuan. Nang tanungin tungkol sa nakitang buhok ng hayop, sinabi ni Daniel na siya ay mayroong roommate noon na may alagang itim na labrador. Bagamat umami na, si Daniel ay tila binali pa ang kanyang istorya para mapababa ang kanyang responsibilidad sa krimen. Medyo malabo na sila ay nagkaroon ng consensual na pagtatalik at nagkaroon ng matinding argumento matapos noon na ikinamatay pa ni Tonya. Base din sa kwento ni Daniel, si Tonya ay namatay dahil sa ginawa niyang malakas na pagpukpok sa ulo. Pero base sa medical examination, si Tonya ay namatay by strangulation. Gayunpaman, sila ay meron ng matibay na ebidensya laban kay Daniel at iyon ay sapat na para iyon ay kasuha ng murder. Ang mga otoridad ay agad namang ibinalita sa pamilya ni Tonya
na nahuli na nila ang salarin kung saan ang mga ito ay talagang tuwang-tuwa na sa wakas ay nagkaroon na ng katarungan ang nangyari kay Tonya. Pero si Daniel ay hindi na nalitis pa. 2 linggo matapos na naaresto, si Daniel ay natagpo ang wala ng buhay sa kanyang selda. Si Daniel ay kinitil ang sarili nitong buhay para takasan ang kanyang responsibilidad at mas pinili na lamang na mamatay kaysa harapin ang kanyang magiging paghihirap kung siya ay patuloy na mabubuhay. Obviously, ang pamilya ni Tonya ay hindi masaya sa nangyari dahil hindi na nila makikita pa ang pagdurusa nito sa bilangguan. Gayunpaman, ang pagkahuli dito ay nagbigay sa kanila ng closure na kahit papaano ay natuldukan ng ilang taon nilang paghihintay ng kasagutan. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po.